Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Isang taxi driver ang binugbog ng traffic enforcer. Ang mas matindi pa nito, mga kababayan, ay tanggal po ang kanyang ipin. Kaya nga naman lumapit na ito kay Congressman Busita para matulungan ito na ma-identify ang tunay na pagkatao nitong traffic enforcer at agad naman umaksyon itong si Congressman Busita, which is ang kanyang advokasya ay para sa mga motorista. Kaugnay po dyan, panoorin po natin ang kanilang naging usapan. Sabihin na natin nag-violate siya ng traffic. Bakit ba yung tugtugin na ubod yung ngipin ng mama? Beating the red light tapos naubod yung ngipin? Hindi, kahit may violation. Kaya nga po siya, bakit niya sinuntok ng gano'n? Yun ang nga kaya ka nagagalit din. Nung sinuntok na po ako, naimatay po ako. Tapos kung pag-using ko po, ang dami na po nito ko, naubod po yung ngipin. Wala ka kaya nalulok mo. Dito po kumagano. Nasa mga ngipin mo? Nandun po sa taxi ko po. Grabe ano, mga kababayan po natin, hindi lang isa kundi napakarami palang ipin ang nalaga sa taxi driver na ito. Tama nga naman ang sinabi ni Congressman Busita at itong abogado na kahit pa umano may traffic violation itong taxi driver, abay hindi niya dapat idinaan sa pananakit ang kanyang paninita. Kaya dapat lang siguro makulong, maparusahan at bumayad itong traffic enforcer na mainitin ang ulo. Nako, hindi po yan pwede. Lalo na maraming pasaway din naman ng mga motorista. E kung idadaan niya naman sa init ng ulo at pananakit, abay, malaking problema yan kung makakaharap siya ng kanyang katulad na mainit ang ulo. At syempre, basta guliro din. Si palang dalo. Gumano ka nga? Kaya makita mo kay sir. Saka may sugat po to. Ano pa sila? Di pa sila kapagpa-medical eh. Dati puno yan ng ipin. Opo. Ito po umugana po to. Kasi nadami niya po to. Pagka daw suntok sa kanya, tinakbuhan siya. Ginawa niya naman daw siya, hinabol niya yung taxi. Hindi, naantumba daw siya. Oo nga, tapos kung may mas nasan siya, hinabol mo, di ba sabi mo? Kasi tatakas po siya eh. Nung pag ganun niya, hinabol ko po siya. Tinula ko po. Nabundol po siya ng ano. May ano naman niya, may CCTV video, ano. Opo, nasa video mo. Saan galing ang video? Video po nung passenger niya. Tapos sinensya kanya. Kasi meron sa yung passenger niya, attend niya ng airport. Tapos yun nga nagtatalo, siyempre kinuna ng passenger yun nangyari. Mabuti, nagmalasaan yung pasahero mo. Kaya nga po siya ng messenger, tapos yung number niya po, tawagan po daw siya. Ito, yung message request, baka ito. Sige. Ayan, ito may ikaw na nga mag-ano, hindi siya nakulong. Ayun, ito ba? Huwag ko lang, accept. Accept. Yan. Para makita natin yung mga video. Ayan siya. Meron sir. Ito po siya, oh. Ito po siya. Yung pangyayari, yung makita natin. Ayan po, ayan po. Ayan po. Hindi ka pa sinuntok niyan. Tapos na po yan. Nung suntokin niya na video? Hindi ko lang po kung nakagip niya. Yun po yung ngipin ko. Kasi ito po ako nag-state. Sabi ko, pwede ba mag-off? Pwede ba mag-statement? Sabi ko po gano'n. O, napulot pa niya yung mga ngipin niya. Sige. Brother, sino ang investigator nito? Ito pa lang sir, kadadating ko, kukunan pa lamang siya ng statement sir para mapapollow up natin yung ano. Kukuha lang muna siya ng complaint sir. Pero tag tumawag na ako dun sa MTPB, yung pinahanap ko kasi hindi niya nakuha yung name, pero yung number lang nung ano, 046 lang. Tsaka nakita natin dun sa ano. I-post mo nga na makikita yung damit ng MTPB, tignan mo nga Marlon. Pakilaman nyo nga. Anong number? Walang pangalan, damit lang, nakunan 046. 046? Kawilson? 046 deputation number? Nasa damit niya, yun ang nasa damit eh. Nasa damit niya? Yes, Kawilson. 046, wala po tayo sir na ganun na ano eh. Nakadamit siya sir eh, yung hinabol daw siya from Pajardo. Nagpang-abot sila sa may nagtahan. Pero from Pajardo, nandun naka-station yung traffic enforcer tapos hinabol siya hanggang makarating ng paanan ng nagtahan. Doon sila nagpang-abot siya. Sige po sir, tanaw sana ma-verify po natin yan para Kawilson, may video dito kaya sandali, i-post mo. Hop. I-post mo, ipadadala. Sir, papayber ko sir, itong number din. Yes, yes, thank you Kawilson. Papadala ko sa iyo. At dahil may bidyong hawak po itong taxi driver mga kababayan, abay inaalam na ngayon ni Congressman Busita na humingi siya ng tulong sa Manila Police District para alamin kung sino nga ba itong traffic enforcer na po na nambugbog at natanggal itong ipin ng taxi driver. At syempre nakipag-coordinate na rin siya sa traffic management para alamin at titingnan po itong kopya ng mga CCTV baka mahagip kung sino at ano ang pagka-identity
nitong traffic enforcer na sadyang marahas nga po mga kababayan. At tinulungan din ito ni Congressman Busita para ipa-dental check-up itong taxi driver para makasigurado na maayos at hindi magka-complication ang kanyang bunganga kung saan ay natanggal nga ang kanyang ipin. At syempre, inabutan din po siya ng financial support para sa kanyang pang-boundary, pang-take-home din umano dahil walang duty or hindi nakapagbiyahe itong taxi driver pagkatapos nga ng insidente at matinding pang bubugbog sa kanya mga kababayan po natin. Kaya siguraduhin nga ni Congressman Busita umano na alamin at makilala kung sino nga man itong traffic enforcer at kailangan papanagutin. Ning ano? Yes sir. Klaro sa'yo. Yes sir. Huwag mong iiwanan nandi, okay? Para hindi ka maimbestigahan din, ano? Yes sir. Duty ninyo yan, di ba? Yes sir. O, trabaho. Boss. Kawilson, magandang hapon po. Mas magandang hapon sa aking idol. Yes po. Sir, yung tao kanina sinusundo ng pulis. Sabi ko nga, kung baka nasa base, papupuntahin ko dyan sa kay Attorney Arcillas. Yes po. Eh hindi makita yung tao. Sabi ko, sige, sampan nyo na yung kaso. Pero ang ano ko po dun, sir, parang nagkaroon muna ng paghabulan eh. Kawilson. Opo. With respect sa iyo, una, yung taxi driver, hindi ko kilala. Opo. Yun pong enforcer ninyo, hindi ko kilala. Opo. Sabihin na natin na may violation ang driver. Mm. Sabihin na natin balasubas. Mm. Sabihin na natin kung ano ng akusasyon, kahit hindi totoo, ipagpalagay. Opo. Hindi tama yung ginawa ng ating enforcer. Yung pong sa kanyang salaysay, opo, na parang natabig niya yung bunganga eh. Ay nako, Kawilson, hindi ka ipinanganak kahapon lang. Sabi ng director, bakit walang ano yung labi, di ba? Kung nabali yung ngipin, dapat yung pong labi po natin, tiyak na yung po. Kawilson, personal kong nasaksihan. Yung alam niyo po ba? Opo. Hindi yun mamamaga na may puwersa eh. Mm-hmm. Alam niyo mga kababayan po natin, mukhang gusto pa gusto pa depensahan nitong si Mr. Wilson Chan ang kanyang traffic enforcer o ang kanyang tauhan. Imagine mo, parang sinasabi niya pa na nagsisinungaling itong taxi kasi sinasabi niya kung sinuntok, kung natanggal ang kanyang ipin ay dapat mamaga. Inakita nga mismo ni Congressman Busita eh. Sa bagay, may medical naman yan eh. Ka Wilson, wala naman tayong benefits kung papalig ako sa kabila o sa kabila. Oo, totoo po yun sir. Tama po kayo. Magkakasala pa tayo. Totoo po. Baka tayo pa yung makaagabyado pa. Ay mapapadagdag pa sa ating kasalanan kung mayroon tayong natin. Yes, yes. Konsensya pa natin yan. Tama yes. po kayo. Po. Lalo na ikaw, kapatid na iglesia ka. At mataas ang respeto ko sa katulad mo. Opo. Daanin na lang sa legal. Opo, opo. Yun nga po mga kababayan po natin, medyo nagbago naman ang ihip ng hangin. Pagkatapos sabihin ni Congressman Busita dito kay Mr. Wilson Chan, itong chief operation nga ng Manila Traffic mga kababayan, na umano'y mismo nakita niya ang sitwasyon ng taxi driver at ang kung saan banda sa kanyang bunganga nga yung nagkalaglagan ang kanyang ipin at mismo pinadental check-up nga para malaman kung may complication o posibleng magkaroon pa ng infection ang kanyang mga sugat sa kanyang bunganga. Napakalakas naman po ng traffic enforcer at hindi basta-basta ordinaryong suntok yun. Napakalakas kasi nagkalaglagan ang kanyang ipin. At mukhang hindi rin maganda una yung approach nitong ni Mr. Wilson Chan. At mukhang dinidipinsahan pa ang kanyang traffic enforcer. At buti na lang ay nandun mismo harap-harapan na nakita ni Congressman Busita kung ano ang sitwasyon nitong taxi driver. Kaya sana po ay mapapanagot po itong traffic enforcer kung makulong o kung ayaw mamagdemanda itong taxi driver, dapat bayaran niya ang expenses nitong taxi driver at syempre yung mga araw kung saan hindi ito nakapaghanap buhay. So sana hindi na ito maulit
Sana kalmado lang ang mga driver po natin, ganoon din. Itong mga traffic enforcer na ang kanilang obligasyon ay panatiliin ang kapayapaan, kaayusan sa mga kalsada. Hindi sila yung magsisimula. Kaya nga naman pasalamat po ang itong mga kababayan po natin na nabibiktima ng mga pulis, nabibiktima nito mga traffic enforcer, nabibiktima ng sinumang abusado na nasa posisyon o nasa gobyerno. Dahil may katulad ni Congressman Busita na umaalalay at tumutulong sa ating mga ordinaryong mga driver at mga riders. At yan po yung ating update. Ano pong inyong komento sa loobin man patungkol sa isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section at basahin po natin yan, mga kababayan.